Good morning, Philippines. Reality day 6. Hi, I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. First and foremost, I want to say for those people who believe in me concerning about my skill, I want to willingly share it to you before I retire in my work. I want you to learn and understand about electrical and electronics at iba pa. It's helped a lot, especially those people who need to learn. This channel started September 2019, kindly to be consistent of this teaching to learn. Again, thank you all for being supportive. This is Nonoy. Magandang umaga po. Yes, start na po tayo. So, we prepare po sa gagamitin po natin sa pagluluto. Marami po kaming sardines ngayon kasi yung kagabi, so yung mga public servant po dito sa Barangay Damayan nagbigay na naman po ng relief. So, maraming dilata sa kabigas. So, maraming salamat po sa inyo sa Barangay Damayan at kay Mayor ng Quezon City, kay Kagawa at kay Kapitan. Maraming salamat po sa inyo at sa mga LGU na hindi kami nakalimutan dito sa compound po namin. So, ang gagawin po natin ngayon, pumili po ako ng sardines na gagawin. Ito pa yung tuna. So, tuna, corn, tuna. Siguro, try natin to. Hindi pa ako nakapagluto ng ganito. Igigisa lang po natin siya. So, gamit tayo ng itlog. Ordinaryong ingredients po kasi hindi ako titipid po tayo, so save food stock, so hindi natin kailangan ng maraming ingredients kasi milasa na po itong sardinas. So simple lang po ang ingredients natin: sibuyas, bawang, konting asin, so para sa ginisa po na fresco corn tuna. At ang pangalawang gagawin natin, gagawa tayo ng sardinas na roll. Ito gagamitin natin, king cup. Makagawa na po ako nito, pero ito try natin itong king cup. Gawin natin sa sardines roll. So, sinireparate po natin yung laman at saka yung sabaw niya. So, gagamit po tayo ng flour, harina, saka dalawang saging, at ito po. Sarap po ito sa pansit canton Lucky Me. May milasa po yung mantika niya. Lalagyan po natin siya. Saka konti natin, lagyan natin ng konting magic syrup. Ito pa yung inanunan po natin, binatin na, still na po natin yung itlog. So, mag-start na po tayo. Step 2. Minix na po natin yung sardinas. Doon na po siya, oh. Dudrugin po natin siya. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang. Konti lang. Ayan. Tapos, lagyan na po natin siya ng... Lagyan na po natin siya ng harina. Lagyan po natin ng konting magic syrup.
So mix lang po natin siya. Kailangan ano siya, yung tawag doon, yung malapot. 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 Ito yung sardines roll. Lagay po natin yung saging. So, ang saging talaga, durugin din po natin siya. Yan. Hanggang mag-mix sila. Sarap ito. Sardines roll with banana. Saba. So, yun yung menu po natin. So, kailangan maging yung imagination natin kung paano tayo magluto. So, nakaka-discover tayo ng mga menu. Kagaya po nito. Lagyan po natin siya ng mantika ng pancit canton. Ito po yung masarap na ingredient. Konti lang. Konti lang po. Mix lang natin. Para doon sa loob mismo, pag nag-init yung mantika sa kawali, sa luto natin, doon sa loob nito, iinit din siya. So, talagang maluluto. Maluluto po siya. Nag-roll na po ako. Oh. Hirap kasi mag-roll. Hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, pinakita ko, no, kapag prepare na po ako nyan. Ni-roll ko lang siya. Gumawa din po ako ng ano, binilog ko yung iba para iba naman yung design. So, tingnan na natin, niluluto ko. Ito na po siya, oh, niluluto ko na po siya. Kailangan ang apoy natin, mahina lang. Mahina lang po yung apoy natin para hindi masunog. So, ito na po siya, niluluto na po natin yung roll natin. So, balik-balik tari lang po natin. Hirap pag video na yung isang kapatid ko nasa cellphone. Tingnan po natin siya maluto. Naluto na natin yung roll natin. Tingnan, naluto natin roll. Oh. Luluto rin naman natin itong ginawa natin yung bola-bola. Bola-bola natin. Ito yung tinatawag nating menu na sardines with banana. Sustansya siya. So, kailangan maging creative tayo. Ay. Kailangan maging creative tayo sa mga ginagawa natin. So, doon tayo nakaka-discover ng mga bagong menu. Ito, nilagyan ko ng banana. Sardinas with banana. Wait lang tayo sa pagluto. Saka ito tinutusok ko para maluto doon sa loob. Gusto ko luto doon hanggang loob. Hirap kasi pag nagluto minsan hindi. Pag binalita, tutusokin ko ulit siya. So okay lang natin siya para masabi natin luto siya doon sa loob. Prepare na rin po natin yung para dito. So, nagkano na rin po ako ng itlog. Gigisa na po tayo nito. Gamit po tayo ng itlog. Si-separate din po natin sa bawa kagaya nito. Gagawin natin siya ng sauce. Lagyan din natin ng magic mix. Saka itong mantika. Nuksan na po natin yung dilata. Ito, yung corn. Dalawang binuksan natin. Para marami siya. Titikman natin ito. Ngayon lang kami titikin ng corn tuna. So, igigisa ko po siya. Sibuyas, bawang, may konting asin, saka yung magic mix. Wala siyang sabaw. So, ganyan talaga. So, direct na po natin siya pag nagisa na po tayo nito. Ito na po. Magigisa na po tayo. Gigisa na po natin ito. Gigisa na po natin siya. Isa tayo ng bawang. Bango tong bawang. Lagi ako naglalagay ng bawang. Kasi pantanggal to ng parang ano ba tawag dito? Lansa.
ano, sardines ang luluto natin, tuna, sibuyas, yan yung sibuyas natin, ginisang na po natin siya, labon siya. Lagyan pa siya ng asin saka magic mix. Lagay ko na itong itlog. Sandali lang ng luto niya. Ayan o, itlog. So, patuyuin lang po natin. Ayan muna natin mag-ganyan siya. Tapos saka natin siya ganyanin ng ganyan ito. Ihalo ng ihalo. Hanggang tawag dito matuyo. Sa Tinas, papasalamat kami. Naka-receive kami uli ng relief kagabi. So, sa mga kay Gagawad, kay Kapitan, sa LGU, kay Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat. Kagabi lang po, naka-receive kami ng relief. Maraming sardines siya. 15, isa ka bigas. Siguro yung bigas, mga 5 kilos po siya. So, ang laking tulong po ito para sa pagbabudget. So, maraming salamat. Talagang patient lang tayo. Alam naman ni God, si God ang kumurot sa kanilang puso eh, para magbigay sa mga kagaya namin. Mga maya hirap na nahirap ang mag-provide. O nga po, medyo nagigipit kami, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Bait ng Panginoon. Kasi marami na kaming trial na encounter, pero si God nandiyan sa puso namin. Hindi niya kami pababaya. Alam namin hindi niya kami pababaya. Ganyan lang po hanggang siya maluto. Gawa po tayo ng sauce. Lagyan natin ito. Yung sauce ng sardinas. Tapos lang natin siya mix. Tapos lagyan natin, ito na yung harina. Lagyan natin konting ano, tinanaw na po natin sa malinggamgam na tubig. Lagyan na po natin siya. Ng ketchup saka itong mantika, halo natin dito saka itong ketchup, lalagyan po natin, ihalo lang natin ang ihalo. Ito pa yung sauce ng sardinas with banana sardines. Ayan, ito pa yung sauce nya, kapit na sa maluto, nabuuna naman. Ayan, banana sardine sauce. Try nyo rin po sa inyo. Baka magustuhan nyo. Kasi sa mga araw pong ito, sa mga itong abonin na ito, talagang kailangan nating mag-provide. Magkaroon tayo ng imagination sa mga recipe natin. Kasi puro karamihan sardines eh. So para mabago naman yung lasa. So ito na po yung mga chances po natin. Kailangan i-ano lang po natin, mix lang natin, mix. Para talaga yung sauce niya malasahan natin. Kayo po, every morning po, tungkol sa sardinas, paano po tayo magluto ng sardinas with another menu, another recipe po.
na hindi tayo gagaya sa iba. Ito, so, ako lang siguro, hear nyo, nagluto tayo ng sardines with banana. Sardines, banana. Tapos ito naman yung ginisa lang natin to. So ito yung mga ordinaryong ginagawa. Nagigisa lang ng sardinas. Haluan ng sibuyas, bawang, asin. So, ito na po yung prepare natin. Magpe-pray po tayo sa na-provide po sa atin ng Panginoon at nagawa po natin sa araw na ito. Ito po yung day 6, morning breakfast po. So we pray po. Lord, thank you for the harvest that you give us our daily bread. Lord, thank you for this food and for your continuous care. May your peace and love now rest upon this table and all who gather here. In Jesus' name, amen. Please don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Watch and learn. Makita ko na. So, ito na po yung na-prepare natin. This morning breakfast, day 6. Ayan po. Unang-una, nagpapasalamat kami doon sa public servant kagabi na nagbigay uli ng relief sa amin. Maraming sardinas, 15 pieces po to. So, may siguro mga 5 kilos yung bigas po. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay Damayan. Sumula kay Kagawad, kay Kapitan, sa LGU, kay Mayor Joy. So, sardinas tayo ngayon. Pero ginamit po natin kanina yung tuna. Tuna. Ito na po yung corn tuna na ginisa natin sa sibuyas, sa bawang, konting asin, saka yung magic mix konti siya. So, dito na po yung na-provide natin. Corn tuna na ginisa. And then, nag-roll tayo yung sardinas. Gumamit po tayo ng king sardines. Gumamit pa ako nito para dito. So, ni-roll ko siya, ayan po yung ni-roll ko siya. Hindi maganda ang pagka-roll kasi unang-una dapat talagang lupya ng balot ng lupya ilagay. So sa akin, ni-roll ko siya with harina. And then ginawa ko na siyang iba diyan, parang bola-bola na siya para maiba yung design niya. So ito po siya. Sardines banana. O kaya banana sardines menu. So ito yung sauce natin. Para dito. So, ito po, may kape po tayo. 1, 2, 3. Kay Lovely, kay Mau, akin, kay Nona, kay Maura. At, hindi mawawala yung vitamins natin. So, talagang naipagkalap sa amin nung ulit ko sa kapatid ng asawa ko na may ministry po siya, madre po siya. So, maraming salamat sa iyo. At, meron kaming vitamins everyday. So, ito po yung preparation namin this morning. Day 6 po tayo. Matatapos ko lang magluto. Pero po, 9:30. Nangali na naman ako ng gising. So, china-challenge ko kayo sa mga sardinas. Ano bang menu dapat natin gagawin? Ito po ang bagong menu ko. Banana sardines. You see? Rinito natin. Ni-roll natin. Instead na may lupiang balot siya, roll na lang natin sa harina. Yan po. Ginawa ko rin po siyang bola-bola. Pero ang bola-bola ko, pinipi ko siya. Kasi gusto ko lutong-luto doon sa loob. Dilagyan siyang mantika ng Lucky Me. Kasi may lasa. So, nilagyan natin yan para luto siya. So, may kanin tayo. Ito po ang preparation natin.
Ayan po siya. Si Bella, pinakain ko na kanina. Maaga tong kumain. Maaga tong kumain. Bella, good girl. Bella, good girl. Lalabas tayo, labas. Wait lang ha, wait ha. Labas tayo ha. Labas tayo, Bella. Wait lang ha. So, again, ito po yung preparation ko this morning. I challenge you using sardines. So, may corn sardines po akong ginawa na ginisa sa banana sardines. So, ito yung bagong menu. Meat sauce. Rice kami sa morning. So, ang oras na po, 9:35 na po. Don't forget to like, share, follow, and subscribe my YouTube channel. Labas tayo, Bella. Lalabas tayo para makita natin yung labas. Bella, come, come. Come, Bella, come. Come. Come, Bella, come. Kasi Bella, lalabas kami. Bilis. Ayan po yung compound namin. Open po rito. So, ito yung alaga namin mini pin. Ayan po ang compound namin. Anim po itong resident. Anim itong resident. So, wait. Nagbibideo tayo. Day 6 na po kasi tayo. So, please watch my video. Day 6, preparation of morning breakfast. So, ito po yung bahay ng mga kapatid ko. So, compound po kami rito. Pamangkin ko ngayon, nakatalikod. Ito po yung bahay namin. Sa patid ko, ito yung gate. Ito si Bella. Sleeping nga natin sa labas. Sleeping natin sa labas. Ayun. Yan po yung baba ng Alhambra. So, madalang ang tao. Pero marami sasakyan naka-parking. Ito pa yung labas namin sa gate. Loob ng compound namin, kapatid ko, ito yung bahay namin. Si Bella. Bella, come na, Bella, come. Come na, Bella, come. Pus na. Pasok na tayo. Bella, ka na, ka na, ka na. Pasok na. So, maraming sasakyan na nakapark sa baba namin. So, ito po ulit yung preparation namin. Magsishare po ako ng birds. Pa yung tungkol sa Proverbs 1:33. Sa verse pong ito, pag binasa po natin siya, ang sinasabi po dito, but whoever listen to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Ito po yung nangyayari po sa atin. So, may question po tayo rito. So, ito po yung nakita kong verse kay Ma'am. Kay Ma'am Malu. So, tinik ko to kasi magandang ibig sabihin talaga, lalo itong Proverbs 1 verse 33 para sa protection po natin ito. So talagang may benefit tayo makukuha. Sabi nga po rito, may take note siya rito, receiving spiritual benefit in the comfort of our homes. The government po natin gusto niya na i-protect tayo na sa mga virus na nasa paligid natin ay hindi tayo ma-harm, hindi tayo magkasakit. So, ang Panginoon talaga, ginaguide niya yung mga leaders natin para may protection. So, mabigay ka ng command na hindi mapapalagay sa panganib ang mga taong iyong sinasakupan. Meron po akong question dito. Inulit ko po, yung receiving spiritual benefit in the comfort of our homes.
talaga once na sa bahay tayo, mayroon tayong peace of mind, di ba? At may ilalayo po tayo sa mga sakit, especially po yung mga airborne na sakit. So talaga hanggang meron yan, gusto ng Panginoon at tinatch niya ang ating leader na i-command ito para hindi tayo magkasakit. So sumunod po tayo. Eh, may mga question po rito kasi maganda yung nabasa ko sa kanya. So ma'am, ginamit ko muna itong verse mo na iyong in-explain. So number one, ito po yung tanong, when the flood began, where were Noah and his family located? So yung nagkaroon po ng flood, di ba? Nagawa ng malaking barko si Noah kasi yun ang bili ni God, commanding God na magkakaroon ng kalamidad. So yung time na nagkaroon na ng flood, ito na, nasan po sila? Iba na sa home, nag-stay sa home for protection. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Home tayo until na mawala yung mga kalamidad o yung mga virus, mga sakit na yan para hindi tayo mawawa. Nandun siya sa home. Ang home niya yung ginawa niyang ark. So talagang maganda po siya. Ngayon, number 2 po. Where was Abraham when down the 3 angels visited him? Asan daw si Abraham nung may angel na nag-visit sa kanya? Si yung angel na yon, nakita nila si Abraham doon sa bahay ni Abraham. So talagang well protected talaga tayo. Pumupunta yung mag-shield sa atin upang i-shield tayo sa mga hindi natin inaasang bagay, especially sa kalamidad, sa mga disease. So si Abraham nakita ng 3 angels sa bahay, home. So you see, home. So talagang itong being obedient tayo, meron tayong magkakamit na isang kabutihan na nanggaling kay God at doon sa government natin na kailangan sumunod tayo kasi maganda naman yung gustong gawin ng ating government, ma-save tayo with the presence of God. Sabi nga po dito, being obedient can protect us from harm. Please stay home. Yan ang gusto ng government. Yan din ang gusto ni God. Doon muna tayo. Sumunod tayo hanggang mawala na yan. Yung mga virus na yan. Para sa ating kabutihan, huwag tayong matigas ang ulo. But we one listening to me will dwell in security and be undisturbed by the dread calamity. Oh, you see, may calamity. Sa Proverbs 1 verse 33. So, sa mga nakakarinig po nitong verse na to, so, ito'y para sa atin. Ginamit ang Panginoon yung government natin para mag-command ng ikakabuti natin. So, sumunod tayo sa government para mawala na ito. Itong mga nangyayaring crisis sa atin, especially yung mga virus na ito. Sumunod tayo at once na na-disappear na yan, wash out na lahat yan, sino ang iba tayo? Tayo ang makikinabang kasi you see, ginamit ni God yung government natin. At yung government natin, gusto ko wag kayong magkasakit. So, masama. Hindi masama. So, maraming salamat sa mga nakikinig sa araw ito, sa aking morning breakfast preparation. Ulit ko, ang Proverbs 1 verse 33, but whoever listen to me will live in safety and be at ease without fear of harm. Being obedient kay God, being obedient sa government can protect us from harm. Please stay home. Yan po yung preparation natin. Ito yung always don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Search, watch, space, and learn. So, malapit na po tayo magtapos. Pinakita ko po yung preparation natin. So, kung ano yung magagawa natin sa ingredients natin at sa sardinas, kung paano natin siya iluto, kung paano natin gawin po tayo siya.
So, ito po yung ginawa natin. May corn tayo, corn tuna tayo, ginisa natin. Ito yung ni-roll natin. Ito yung sardine, banana sardines. Ni-roll natin sa harina. So, bola-bola siya pero pinipiko kasi tinusok-tusok ko para maluto yung sa loob. Ito yung sauce natin. So, yung lagyan natin ng yung sabaw na sardinas, yung ketchup. Lagyan ko ng mix. Lagyan ko yung mantika ng pasit kanto. Masarap yun. Ito yung kape natin. Ito yung kanin natin. At especially po ito. Ah, ito yung importante. Vitamins po. Everyday. 1, 2, 3. So, ayan po. Mag-iitam po tayo. Forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Watch space in space jet _ nakita ko kita space ko space na. Didiyan na po tayo. Medyo nag-excess na po tayo ng minuto. Don't forget to watch day 7 tomorrow. Ito yung para sa inyo. Sana nagkaroon po kayo ng idea about sardines, paano natin siya iluto. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Good morning po. This is Nonoy. See you tomorrow.